Hi, Sir Carl. Ako po si Alicia, 32 taong gulang. Taga rito na ngayon sa Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap noong panahong nasa 18 taong gulang pa lamang ako. Isa itong karanasan tungkol sa aswang. Sa katunayan, hindi naman talaga ako masyadong naniniwala sa mga aswang. Lalo at dito na nga ako ipinanganak at lumaki sa Luzon. Kaya wala sa hinagap ko na totoo talaga ang mga aswang. At ako pala mismo ay nagmula sa lahi ng mga aswang. Dati kaming nakatira sa Batangas, sa side ng aking ina. Pero noong malipat ang aking ama ng trabaho, at doon iyon sa Bulacan, kaya naman napilitan kaming lumipat na rin doon. Hindi naman iyon magiging malaking adjustment sa akin, lalo at taga roon din si Papa. Marami kaming kamag-anak roon at naroon din ang 3 pinsan na malapit sa akin. Sa katunayan, ilang bloke lang din ang distansya ng mga bahay nila sa bahay na nilipatan namin. Isang araw noon, habang nakatambay ako sa labas na gate ng bahay namin at nakatanaw sa mga taong dumadaan, ay may nakita akong isang matandang babae na may kasamang dalagita na mga nasa 15 taong gulang siguro, at sa tingin ko, apo niya iyon. Kaya naman, naalala ko bigla si Lola o ang lola ko sa father side. Napaisip ako na bakit wala yata akong alam tungkol sa mga lolo at lola ko sa father side. Parang nakontento na kasi ako na may mga lolo at lola ako sa mother side. Paano kaya sa father side? Buhay pa kaya sila? Kung patay man, nasaan sila nakalibing? Para naman madalaw sana namin at maipagtirik ng kandila. Naalala ko rin na dati, noong medyo bata pa ako, kapag may nagtatanong tungkol sa mga magulang ni Papa, ay parang iniiba nila agad ang topic. Kaya hindi talaga napag-uusapan ang tungkol sa mga iyon. Isang hapon noon, matapos kong makatulog, ay nakita ko si Papa na nagdidilig ng mga halaman sa may harapan ng bahay. Lumapit ako sa kanya at naupo sa isang pahingahan. Doon ko naalala ang tungkol sa itatanong ko, pero idinaan ko sa step by step na pagtatanong para hindi halata. Sabi ko, "Pa, di ba sa lugar na ito kay pinanganak?" "Oo, anak, bakit? Saan ka po nag-aral ng elementary?" "Edi dito rin, yung public school sa kabilang barangay na nadaanan natin papunta rito. Doon ako nag-aral." "Hinahatid sundo ka rin po ba noon nila lolo o ni lola?" Bigla siyang huminto sa pagdidilig at sinabing, "Huwag na natin pag-usapan, anak, ang tungkol sa lola mo." "Ha? Bakit naman po? Tinatanong ko lang naman kung sino ang naghahatid sa'yo sa paaralan noong elementarya ka pa. Alangan naman, mag-isa ka lang pumupunta ng school at nagpa-enroll ng sarili mo." Biglang lumaki ang boses ni Papa at sinabing, "Diba? Sinabi ko na ngang ayokong pinag-uusapan ang tungkol sa lola mo. Kaya let it go, Alicia. Mabubuhay ka ng maayos kung wala kang alam tungkol sa background ng lola mo. May lolo at lola ka naman sa mother side. E di doon ka na sa kanila mag-focus. Huwag na sa mga magulang ko." Mahaba at galit na litaniya pa ni Papa. Medyo ipinagtaka ko talaga iyon. Pero hindi ko na muna ipinagpilitan. Baka may traumatic siyang nakaraan kaya ganoon. Sinubukan ko na lang magtanong sa mga pinsan ko. Baka may alam sila. Lalo at taga Bulacan rin naman sila. Kinagabihan noon ay tinext ko ang mga pinsan kong sina Derek, Nancy at June. Sinabi kong baka pwede kaming magbanding magpipinsan. Pasyal kami at kumain sa labas. Agad naman silang nagsireply na 3.
sabi ni June. Sige ba, basta sagot mo ang pagkain natin ha. Nag-reply naman ako. Ang gara naman noon, para naman kayong mga ulila sa magulang niyan, para magpalibre ng buo sa akin. Ganito na lang, kalahati ng bill, sagot ko. Tapos ang kalahati, paghatian nyo ng tatlo. Nag-reply naman sila na deal daw. Kaya naman, noong sumapit ang sumunod na Sabado, ay nagkita-kita nga kami sa SM. Pagkarating roon, ay sa mismong kainan na kami dumiretso. Matagal na kamustahan at kwentuhan, hanggang sasabihin kong, mga insan, nasaan ang mga lolo at lola natin sa side ni Papa ko? Sabay-sabay silang natahimik at nagkatinginan. Sabi ko naman, ano yan? Bumara ang buto sa lalamunan nyo? Bigla kayong hindi makapagsalita? Si Derek naman ang unang sumagot. Wala kasi kaming maisagot sa tanong mo. Ha? Anong wala? E taga rito kayo, di ba? Oo nga, pero ayaw din ni Mama ko na nagtatanong tungkol kina Lola. Sagot pa ni June. Sabi naman ni Nancy, eh ikaw Derek, siguro naman may kaunti kang ideya, di ba? Ganun din, sagot naman ang huli. Ano ba yan? Para naman tayo mga bata nito na pinaglilihiman ng mga magulang natin. Tapos walang karapatan magtanong. Eh anong gusto mong gawin natin? Tanong naman ni Nancy. Eh bakit hindi tayo ang umalam ng history ng pamilya natin dito sa Bulacan? Siguro naman may kapitbahay sila o kahit isang tao na nakakakilala sa kanila, di ba? Sa bagay, tama ka. Ilihim lang natin para hindi tayo malintikan. Dagdag pa ni Dere. Sabi naman ni Nancy, alam ko na, may picture ako ni na lolo at lola sa bahay. Nasa lumang photo album nila mama yun. Sige, picturean mo gamit ang cellphone. Kasi kapag kinuha mo yun, baka mahuli ka pa. Okay, sige. Pinagplanuhan na nga namin kung saan magsisimulang magtanong-tanong. Ayon pa kay Derek, sa kabilang barangay ang orihinal na bahay na tinirhan nila Papa at mga magulang niya. Pero iba na ang may-ari ng bahay na iyon dahil matagal na iyong binenta nila Papa. Kaya doon kami maghahanap ng mga taong medyo matanda na at taga roon mismo sa lugar para mapagtanungan. Noong sumunod na weekend ay nagkita-kita kaming muli, pero pasado alas dos iyon at magkakasabay na kaming nagtungo sa kabilang barangay. Doon kami nagtanong-tanong sa mga bahay na nakikita namin na luma na. Dahil malamang matagal na naroon ang mga nakatira. Pero ilan na ang nakakatok namin, walang nakakakilala sa pangalang Antonio at Felicidad. Karamihan kasi ng mga taong naroon ay parang kaidara na lang ng mga magulang namin. Hindi talaga matatanda. Kaya maaaring hindi nga nila kilala sina lolo at lola namin. Hanggang sa may isa kaming makatok na bahay, isang matandang babae ang lumabas roon. Ah, Lola, magandang hapon po. Magtatanong na po sana kami kung kilala niyo ang mag-asawang nasa larawan. Wika pa ni Nancy, sabay pakita ng larawan mula sa cellphone niya. Nanlaki ang mga mata ng matandang iyon at sinabing, sina Antonio at Felicidad ang hinahanap nyo. Mabaging Diyos, nasaan ang mga anak nila? Kilala nyo ba? Opo, mga magulang po namin ang mga anak ng mag-asawang ito dahil lolo at lola namin sila. May ideya po ba kayo kung nasaan na ngayon sina lolo at lola namin? Sumagot naman ang matanda. Oo, alam ko kung nasaan si Felicidad. Pero babalaan ko kayo. Kung ako sa inyo, ay huwag nyo na siyang puntahan. Pero, kung hindi talaga kayo papipigil, siguraduhin nyo lang na mag-iingat kayo. Napakadelikado na ng matandang iyon, lalo na sa panahon ngayon na masyado na siyang matanda.
Chuck, nagaanap na iyon ang mapapasahan. Kahit pakadugo kayo, ay baka hindi na kayo santuhin. Nagkatinginan kaming magpipinsan at napapaisip rin kung ano ba iyong sinasabi ng matanda. Ah, Lola, ano pong pagpapasa ang ibig niyong sabihin? Tsaka wala kaming ideya kung anong klaseng tao si Lola namin. At paano po siya naging delikado kung sinasabi niyong masyado na siyang matanda sa panahong ito? Nagpalingaling nga ang matanda sa paligid kung may ibang tao ba, pero wala naman. Sabi ng matanda, gusto ko man kayong bigyan ng impormasyon. Ang kaso, kayo naman ang malalagay sa alanganin. Magiging kasalanan ko pa. Sabi naman ni Derek, huwag po kayong mag-alala. Hindi namin sasabihin na sa inyo nang galing ang impormasyon. Tsaka, ito po, pampadulas ng lalamunan para masabi nyo lahat ang kailangan nyong sabihin sa amin. Wika pa ni Derek, sabay lagay ng 500 piso sa kamay ng matanda. Sabi naman noon, kayo talagang mga kabataan ngayon, masyadong mapupusok. Walang pakialam sa delikado o hindi. Dinaan nyo pa ako sa suhol. Pero tamang-tama, may pangbingo na naman ako nito mamayang hapon. Sige, sasabihin ko na. Isang beses ko lang itong sasabihin ha. Kaya makinig kayong mabuti. Kapag pinaulit nyo sa akin, ay kailangan nyo nang magbayad uli. Opo, Lola. Sige, makikinig kaming mabuti. Wika pa ni Dere. Isang aswang ang lola nyo. At naroon siya nakatira sa kabilang bayan. Pagkarating nyo sa tapat ng pampublikong paaralan doon, ay diretsuhin nyo ang kalyeng makikita pa kaliwa. Makikita nyo na ang malaking puno ng mangga katapat ng barangay outpost. Doon na po yun? Tanong pa ni June. Hindi pa. Doon pa lang kayo liliko, pakaliwa uli. Tapos maglalakad pa kayo ng ilang metro. Pero hindi ko alam kung ilan dahil hindi ko naman sinukat. Makikita nyo roon ang isang lumang bahay. So, iyon na po yung bahay ng lola namin? Tanong ulit ni June. Hindi pa rin. Saan po pala? Kapag naroon na kayo sa tapat ng malaking lumang bahay na iyon, ay umikot kayo sa pader sa bahaging likuran. May bahay sa likuran noon, 2 palapag, pero yari lang sa kahoy at tiyero. Luma na masyado ang bahay na iyon, doon nakatira ang lola nyo. Sabi naman ni Derek, eh si lolo po, naroon din po ba? Sabi naman ng matanda, abay ibang tao na yung tinatanong mo iyo. Hiwalay na bayad na uli iyon para sa impormasyon. Ninusuan ko naman si Derek, nabigyan uli ang matanda ng 100. Malaki naman ang ngiti ng matanda na tinanggap ang pera. Sabing muli ni Derek, oh, ano na po lola? Nasaan si lolo namin? Naroon din ba sa bahay na iyon? Wala! Ha? Bakit po? Nasaan siya? Patay na! Nasa public cemetery, nakalibing. Hindi ko rin alam kung saan banda. Bahala na kayo magtanong-tanong sa namamahala roon. Napakamot na lang si Derek ng ulo dahil akala niya may iba pang lugar na ituturo ang matanda. Sasabihin lang pala na patay na si lolo. Sige po lola, maraming salamat sa impormasyon. Oo mga iho at mga iha. Salamat din sa pampuhunan ko. Mag-iingat kayo ha. Opo lola, salamat din po. Wika pa namin at tumalikod na. Narinig pa namin sinabi ng matanda. May pangbingo na naman ako. Mailagay ko nga ito sa altar, pampaswerte. Sabi naman ni Derek, ano Alice, pupuntahan na ba natin ngayon? Hindi na muna, gaya ng sabi ng matanda, naaswang si Lola. Kaya kailangan handa tayo kapag pumunta roon. Dahil baka totoo rin na mga nganib tayo kapag bigla tayong nagpunta roon nang walang dalang kahit ano. Sige, tama ka. Mag-research muna tayo kung ano ang kailangan natin dalhin para panlaban kung sakali.
Isang buong linggo namin pinagplanuhan ang lakad na iyon at ayon sa aming research, ang mga bagay na maaaring panlaban sa mga aswang ay asin, bawang, buntot ng pagi, kawayang bagakay at may kung ano-ano pang mga ugat yata iyon ng kahoy na hindi naman namin kilala. Eh dahil sa hindi naman namin alam kung saan makakakuha ng mga iyon, kaya tanging asin at bawang lang talaga ang naihanda namin. Sumapit ang sunod na Sabado. Napagkasunduan namin, nahihiramin ulit ni Derek ang sasakyan ng mga magulang niya para iyon ang sakyan namin. Mag-aambagan na lang uli sa panggas. Tapos sasabihin namin na mamamasya lang kami kaya kailangan ng sasakyan. Magkahalo ang excitement at kaba sa aming gagawing pagtuntun sa kinaroroonan ng aming abuela. Pagkarating namin sa tapat ng pinto, ay nagtutulakan pa kami kung sino ang kakato. Ikaw na, Alice. Ikaw naman ang naunang nakaisip na hanapin si Lola, di ba? Oo nga. Sagot naman ang dalawa. Kaya wala na akong nagawa, kundi ako na ang tumayo sa mismong tapat ng pintuan at kumato. Makalipas ang wala pang isang minuto, ay may naririnig na kaming mga yabag na papalapit sa pintuan. At pagkatapat, ay binuksan iyon. Sino kayo? Iritabling tanong pa ng isang matandang babae na puro puti na ang mga buhok sa ulo at medyo may pagkasabog. At tila hindi ito nagsusuklay. Kayo po ba si Felicidad? Ay nako! Wala akong panahon sa mga interview nyo! Mga taga-census ba kayo o barangay? Galit muli na pagkakasabi noon na aakma na para isara ang pinto. Sabi ko naman, kung kayo po si Felicidad, ibig sabihin, mga apo nyo kami. Anak ako ni Larry. Sila naman ang mga anak nila Josie at Karen. Nanlaki naman ang mata ng matanda at biglang nagbago ang mood. Ah, talaga! Pasensya na mga apo. Marami kasi ang namumulit ng mga taga-barangay at kumakatok dito. At napakaraming tanong. Kaya naiirita na talaga ako. Halik kayo sa loob. Wika pa noon at binuksan ng malaki ang pintuan. Pagkapasok namin ay mabaho ang loob ng bahay niya. Dinig din namin sa may bandang kusina ang tunog ng malalaking langaw na mukhang may isinasagawang malaking piging dahil nagkakaingay. Binuksan niya ang bintana ng malaki kaya pumasok ang liwanag sa loob. Kumusta na ang mga anak ko? Narito rin ba sila sa Bulacan ngayon? Opo, Lola. Sagot naman ni Nancy. Saan kayo nakatira dito sa Bulacan? Sasagot pa sana si Nancy uli, pero bigla siyang hinawakan ni Derek sa balikat at inunahang sumagot. Lola. Hindi po namin alam ang history nyo ng mga magulang namin. Gusto sana naming malaman kung bakit galit na galit ang mga magulang namin sa inyo. Bumuntong hininga ang matanda bago sumagot. Alam nyo mga apo, may mga bagay na mahalaga sa mga matatanda, gaya ng tradisyon at kaugalian. Hindi iyon maintindihan ng mga magulang nyo at ayaw nilang ipagpatuloy. Kaya kami nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Iyon din ang dahilan kung bakit sila lumayo sa akin. Pero hindi ko naman sila masisisi. Ganun po ba, Lola? Oo, mga apo. Nagpatuloy pa si Lola Feli sa pagkikwento ng mga nakaraan niya at ng mga magulang namin. Hanggang sa mapansin namin, mukhang uulan dahil makulimlim na. Kaya sinabi ko na agad na, sige po, Lola, aalis na kami. Dadalawin ka na lang namin ulit dito. At least, alam na namin ngayon kung nasaan ang bahay mo. Sige mga apo, nagagalak ako na makilala kayo. At nasasabik sa muli nating pagkikita. Matapos makapagpaalam, ay nagsilabas na kami ng bahay at bumalik sa pinag-iwanan namin ng sasakyan. Pagkasagay namin
ay tahimik lang kaming lahat. Walang umiimik. Siguro ay naaalala nila ang nalaman namin na matalas daw ang pangdinig ng mga aswang. Kaya maaaring naririnig nila ang mga kwentuhan sa malayo. Naroon ako sa may tabi ni Derek. Bali sa harap iyon katabi ng driver's seat. Nang biglang nagsalita si Nancy. Alice, napapansin mo ba yung kulay itim na ibon na nakasunod sa atin? Kanina pa tayo bumabiyahe, pero nariyan pa rin nakasunod. Sabi naman ni June. Nako, baka yan na yung sinasabi nilang ibon na alaga ng aswang. Ginagamit nila iyan para magmanman. Sabi naman ni Derek. Baka naman napaparanoid lang kayo. Pero hayaan nyo, ililigaw natin yan kung totoong espiya yan ni Lola. Wika niya pa at binilisan na ang pagpapatakbo. Iniba niya na rin ang direksyong tinatahak. Dumiretso rin muna kami sa bayan at namili ng chips sa grocery. Para pagka-uwi ay may patunay kami na namasyal talaga kami sa sentro. Madilim na noong makauwi kami. Idinaan lang nila ako sa bahay tapos tumuloy na sila sa pag-uwi. Pagkapasok ko ay tinanong naman ako ni Papa kung saan ako galing. Sabi ko naman nasa mall. Kasama ang mga pinsan ko na namasyal. Napatingin din naman siya sa hawak kong plastic na may lamang chichirya at bottled juice. Ilang linggo uli ang lumipas. Hindi ko na alam ang sunod kong gagawin. Nakilala ko na si Lola Feli at mukhang may kakaiba sa kanya, pero sa tingin ko ay mabait din naman siya. Tinext ko rin ang mga pinsan ko kung may suggestion ba sila para sa susunod naming gagawin. Ang sabi naman ni Nancy, ano kaya kung dalawin natin muli si Lola para mas lalo pa natin siyang makilala? At kapag sa tingin natin ay okay naman siya, edi subukan nating ilapit si Lola sa mga anak niya para mabuo uli ang angka natin. Mahabang suhestyon pa nito. Sabi ko naman, uy, Derek, June, anong masasabi nyo? Sabi naman nila, pwede rin, wala naman akong nakikitang masama roon. Nagkasundo na nga kami sa planong iyon at mag-aabang na lang ng pagkakataon para makadalaw uli kay Lola. Isang araw noon, pumunta sa bahay namin si Tita Karen. In-invite kami na magbi-picnic sa isang resort. Libre lang daw, kasi kaibigan niya ang may-ari. Pwede raw mag-invite ng marami. Umuo naman sila Mama at Papa, pero ako ay hindi muna nagkomento. Sinabi ko rin sa mga pinsan ko ang balak ni Tita Karen na pag-a-outing. Si Tita Karen ang siyang nanay ni Nancy, bunso sa magkakapatid nila Papa. Sabi naman ni Nancy na siya na raw ang gagawa ng lusot para hindi makasama. Isabay raw namin ang pagpunta kay Lola sa araw ng outing para hindi kahinahinala. Maging sina June at Derek ay sumang-ayon na rin. Sumapit ang araw ng outing. Ang sabi ko kina Mama na hindi ako sasama dahil may aasikasuhin ako sa school na research. Mas mainam kasi mag-research sa library kapag Sabado dahil kaunti lang ang tao. Kahit hindi sumasang-ayon na magpaiwan ako ay wala na rin silang magagawa. Lalo at tungkol sa pag-aaral ang dahilan ko. Bago pa magtanghali ay nagpunta na kami sa bahay ni Lola. Ang sasakyan pa rin nila Derek ang ginamit namin. May service naman daw na van ang pagpunta sa outing, kaya hindi ginamit ang kotse nila. Pagkarating doon ay tuwang-tuwa si Lola Feli. Kahit papaano ay hindi na ganun kabaho ang bahay niya. Nawala na rin yung mga maiingay na langaw sa kusina. Baka kako naisipang maglinis, lalo at sinabi naming babalik kami muli upang dalawin siya. Agad kaming ibinili ng soft drinks at biskuit. Sarado pa naman lahat ng iyon noong ilapag sa lamesa sa sala, kaya tiwala kaming malinis. Tapos nagpaalam na aalis daw saglit upang magpunta sa talipapa. Ipagluluto niya raw kami ng kaldereta.
kasi iyon daw ang specialty niya. At iyon rin daw ang paboritong ulam ng mga magulang namin noong mga bata pa sila. Tumango lang kami at hinayaan siya sa kanyang gustong gawin. Mag-aalas dos na noong matapos siyang makapagluto. Maghahain na sana siya para makakain kami. Pero tumanggi kami at sinabing busog pa. Dahil maliban sa pa-snack niya, nagsikain din kami sa mga bahay namin bago magkita-kita. Sabi niya naman na sige, ipaglalagay niya na lang kami noong kaldereta sa Tupperware na lagayan ng ice cream. Bali naglagay siya sa tatlong lalagyanan. Nagkwentuhan kaming muli sa maghapong iyon. Pero napapansin namin na panay ang pilit sa amin ni Lola na kumain. Si Kuya Derek naman ang nagsasabi na sa bahay na lang para matikban din uli ng mga anak ni Lola ang paborito nilang kaldereta. Baka sakaling maalala nila ang kanilang ina at mamis. Kinahapunan, mga alas 5 na noon, ay nagdesisyon na kaming umuwi. Makulimlim na naman kasi. Habang bumabiyahe, ay panay ang tingin namin sa itaas, sa bahaging likuran, kung makikita ba namin uli ang itim na ibon. Pero sa kabutihang palad ay wala naman. Una na naming tinuntun ang papunta sa bahay namin para ihatid ako. Pero ganun na lang ang gulat namin noong makitang naroon nakaparada sa labas ng bahay namin ang kotse nila Nancy, tapos ang puting van naman nila Derek. Sabi naman ni Derek, lagot na, bukang nandito lahat ng mga magulang natin na. Napalunok kami pare-pareho ng laway sa kaba. Pagkahinto pa lang namin ay nakita na namin agad si Papa at si Tito Ted na sumilip sa bintana ng bahay. Seryoso ang kanilang mga mukha na nakatingin sa amin. Si Tito Ted naman ay sumenyas kina Derek at June na pumasok muna sa bahay namin. Kaya bumaba na rin ang magkapatid sa kotse at sumama sa pagpasok ko sa loob. Saan kayo galing? At bakit kayo magkakasama? Huwag nyo nang tangkaing magsinungaling kung ayaw nyong mas lalo pa kayo malintikan. Galit na wika pa ni Tita Josie, nanay nila Derek at June, na siya namang pangalawa sa magkakapatid nila Papa. Hindi kami sumasagot dahil hindi namin alam kung tama ba na aminin namin ang totoo. Kaso, nag-aalala ako para kina Derek at June. Dahil ang kwento nila sa amin, kapag nagkakasala sila sa kanilang mga magulang, ay talagang kastigo militar ang kanilang inaabot. Tinatalian sila sa kamay at nakasabit iyon sa itaas, habang hahatawin sila ng sinturon hanggang sa mapagod si Tito Ted. Kaya nga nakikita kong nanginginig na ang kamay ng magkapatid sa takot sa kanilang ama. Si Nancy naman ay pagpapaluhod sa munggo ang madalas na parusa sa kanya. Ako nga lang yata ang walang mabigat na tinatanggap na parusa sa mga magulang kapag nagkakasala. Kaya naisip kong ako na ang umako ng kasalanan. Sabi ko na lang, Tita, Tito, Pa, ako po ang pasimuno ng lahat ng ito. Naaalala mo pa noong tinanong kita tungkol kay Lola at ayaw mong sumagot ng kahit ano? Doon ako nagsimulang mag-isip ng plano na hanapin si Lola. Kinumbinsi ko ang mga pinsan ko na samahan ako at nagtanong-tanong kami sa barangay kung saan kayo lumaki at may nakapagturo sa amin doon kung nasaan si Lola. Nakilala namin siya at kaninang pag-alis nyo ay muli namin siyang binalikan upang dalawin. Nakita kong namula ang mukha ni Papa sa galit. Tapos sinabi nito, anong nakain mo, Alicia? Bakit mo ginawa iyon? Di ba sinabi ko sa'yo na mas magiging tahimik ang buhay mo kapag hindi mo siya nakilala? Sabi ko naman, Pa, ano bang tingin niyo sa amin? Mga elementary na hindi makakaintindi ng mga bagay-bagay? Nasa tamang edad na ako para tanggapin kung anumang katotohanan tungkol sa itinatago niyo sikreto. E ano kung aswang siya? Mabait naman siyang aswang. Sa katunayan niyan ay namimiss niya na raw kayo. Sumabat naman si Nancy. Nagluto pa nga siya man ang kalderetang baka dahil paborito niyo raw ito. Sabi naman ni Papa.
Anak, masama ang lola niyo. Pinapaniwala niya kayo na mabait siya para matuntun kung nasaan kami. Nasaan ang kalderetang sinasabi niyo? Sabi ko naman, ito pa, yung isang tupperware ay para sa akin. Tatlong tupperware kasi ang pinadala sa amin ni Lola. Sabi naman ni Tita Josie, akin na yan, Alice, at sumunod kayo lahat sa akin. Sa kanyo sabihing mabait ang lola niyo at mabuti ang hangarin niya sa inyo o sa amin. Wika pa ni Tita Josie at nagpunta sa kusina dala ang tupperware. Kumuha siya ng tatlong kalamansi at ipiniga sa ibabaw noong ulam. Titig naman kaming magpipinsan doon kung ano ang kakaibang mangyayari. Hanggang sa ilang saglit ay nagsimula na iyon maglabas ng bula, kasabay ng pag-alingasaw ng napakabahong amoy at bahagyang naging kulay maitim ang ulam. Nauna nang nagsuka si Nancy dahil sa baho noon. Sumunod naman ako. Grabe kasi talaga ang amoy noon, nakakabaliktad sikmura. Sabi pa ni Tita, ano? Yan ba yung sinasabi niyong mabuti at mabait na lola? Nagbabait-baitan lang siya dahil gusto niya kayong lahat hawaan at pipilit ng pagpapasahan niya ng kanyang mutya ng pag-aaswang. Hindi na kami nakasagot. Ako ay nagtakip na lang ng ilong at bibig habang si Nancy naman ay naroon pa sa lababo. Wala nang umiimik sa amin dahil mukhang malinga talaga kami na magtiwala sa lola namin. Tapos nakarinig kami ng malakas na pagbagsak sa aming bubungan. Mabilis na nagsitakbo si na Papa at dalawa kong tita para magsara. Si Papa ang nagsara ng pintuan sa harapan, tapos ang mga tita ko naman ang nagsara ng dalawang bintana. Malalaki kasi ang bintana namin. Sliding iyon nayari sa kahoy. Tapos ilang saglit pa ay may naririnig na kaming katok mula sa pintuan. Noong una ay nagsimula lang sa mahinang pagkatok hanggang sa mukhang pinupukpok na. Nagsalita ang naroon sa labas, mga anak, nandito lang pala kayo. Antagal ko kayong hinanap. Parang awa nyo na, papasukin nyo ako at tanggapin itong aking tinataglay na binhi. Noong una ay walang sumasagot sa tatlong magkakapatid. Ang mga tita ko ay nakayakap sa kanikanilang asawa at anak. Yan na nga bang sinasabi ko. Wika pa ni Papa at nagtungo sa kusina. Paggabalik ay may hawak na siyang itak. Tapos iniabot niya naman sa isang tito ko ang palakol at isang kahoy na dos por dos naman doon sa isa. Patuloy sa pagkatok ang nasa labas hanggang sa mapansin namin na nag-iiba na ang tunog ng boses ni Lola. Parang boses lalaki na siya na napakatapang. Nanginginig na ako sa takot at alam kong kasalanan ko ang lahat ng iyon. Kung hindi sana ako nag-usisa pa, edi sana hindi natunto ni Lola ang bahay namin. Sumigaw si Papa ng malakas. Tigilan mo na kami, Mama! Kung gusto mo yan ipasa, sa iba mo ipasa! O di kaya, isama mo na sa iyong kamatayan! Walang may gustong maging aswang sa pamilyang ito! Sumagot naman si Lola. Ano ka ba naman, anak? Hindi pwede ang ganon! Isa yung kalapastanganan sa tradisyon ng ating lahi. Kung ayaw niyong tanggapin, hayaan yung isa sa mga anak niyo ang aking pagpasahan. Sagot naman ni Lola sa labas. Lumayas ka na, Mama! Wala kang gagalawin kahit sino sa mga apo mo. Magkakamatayan muna tayo! Sigaw naman muli ni Papa ko. Kung kailangan pala na may mamatay, edi sige! Sagot pa ni Lola. Sabay ang napakalakas na tadyak sa pintuan. Nawasak iyon at bumukas ng malaki. Iniluwa noon si Lola Feli na ibang-iba na ang itsura. Para na siyang bruha habang gumagalaw-galaw sa ere ang kanyang buho. Una niya akong nakita na nasa likuran ni Papa at ako ang una niyang sinugod. Sinalubong naman siya ni Papa ng pagtaga ng itak. Pero mabilis niya iyong nailagan at hinawakan si Papa sa damit at ibinalibag sa dingding.
basag-basag ang kinabagsakan doon ni Papa. Sumunod naman sina Tito Ted at Tito Arnel. Pero wala silang kalaban-laban. Kaming magpipinsan ay nanonood lang habang naiiyak sa nakikita. Maging sina Dexter at June ay wala ring nagawa. Dinampot ni Mama ang isang upuan at inihagis kay Lola. Pero sinalag iyon ni Lola at ibinato lang din kay Tito Arnel noong makitang papalapit na uli ito sa kanya. Maging si Tita Josie ay humarang na rin. Pero binalya lang siya ni Lola. Paulit-ulit lang ang pag-atake nila kay Lola pero hindi nila ito kaya. Hanggang sa makalapit na si Lola sa akin, hinawakan ako nito ng mahigpit sa leeg at inihiga. Nagpupumiglas ako pero masyado itong malakas. Nagmamakaawa pa ako sa kanya at sinasabing, "Lola, parang awa niyo na po. Ayoko po maging aswang." Wika ko pa habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. "Huwag kang mag-alala, apo. Isang regalo ang ibibigay ko sa iyo. Kaya hindi ka dapat matakot." Wika pa nito habang tila unti-unting may isinusuka. Hanggang sa mas lalo niya pang nilakasan ang pagkakasakal sa akin habang nakakumbabaw at pinipilit niya nang ibukas ang aking bibig. Noong malapit ko nang maibuka ang aking bibig, ay bigla na lang napahinto sa paggalaw niya si Lola. Unti-unti ring nababawasan ang lakas ng pagkakasakal niya sa akin. Tapos dahan-dahan siyang lumingon. Nakita ko si Tita Karen na nasa likuran niya. Hawak ang isang duguang punyal na kulay tanso. "Mama, patawad. Pero hindi kami papayag na magpatuloy pa ang lahi ng aswang sa pamilya natin. Sapat na iyong ikaw ang maging dulo, hindi na sa amin o sa mga apo niyo." Umiiyak na wika pa ni Tita Karen. Unti-unting nang hina si Lola at bumagsak sa tabi ko. Dali-dali naman akong itinayo ni Papa. Noong tignan namin si Lola, ay para siyang naging tuyong kahoy. Kumulubot pa lalo ang kanyang mga balat sa katawan at narigas na lang bigla. Para natuloy siyang natuyong kahoy. "Pa, patawad po." Wika ko pa. Hindi sumagot si Papa, tapos inakay na ako ni Mama papalayo sa bangkay ni Lola. Si Tito Arnel na ang tumawag ng magdadala kay Lola sa krematoryum. Kailangan daw kasi maging abo si Lola. Dahil ang isang aswang na walang napasahan ng kanyang mutya ay muling mabubuhay. Pero hindi na sa mismong katauhan noong orihinal na tao, kundi ang espiritu na ng pagkaaswang ang gagamit sa katawan noon. Aatake kahit kanino, magiging mas mabangis at wala nang sasantuhin pa, kahit mga mahal sa buhay. Habang naroon kami naghihintay sa pagdating ng pipick up sa katawan ni Lola, ay doon palang nagsimulang magkwento si Papa. Sabi niya, "Halika kayo magpipinsan. Siguro, panahon na para malaman niyo ang katotohanan, pati na ang dahilan kung bakit lumaki kami sa ibang tao at hindi sa mga magulang namin. Noong una, ay wala kaming kaalam-alam na may lahing aswang si Mama. Maayos kaming namumuhay noon at masaya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng sulat si Mama mula sa kanilang probinsya sa Bisaya. Malala na raw ang karamdaman ng kanyang ina at baka pumanaw na. Kaya kailangan ni Mama na umuwi. Mag-isa lang siya noon na umuwi. Akala namin ay saglit lang siya roon. Pero inabot rin siya ng 6 na buwan. Si Papa naman ay taga rito sa Bulacan at hindi pa nakakarating sa lugar nila Mama sa Bisaya. Kaya kahit gusto niya sunduin si Mama sa kanila, hindi niya alam kung saan pupuntahan o kung saan hahanapin. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi ang maghintay na lang din. Makalipas ang 6 na buwan, ay nagbalik naman sa amin si Mama. Ang sabi niya, inasikaso niya pa ang pagbibenta ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang at ibinenta. Kaya noong pagkabalik niya sa amin, ay may dala siyang malaking halaga ng pera. Nakabili siya ng malawak na lupain at pinatayuan ng malaking bahay. Naging masaya kami noon kasi mas malaki na ang bahay namin. Halata na ang pag-angat ng aming buhay.
Pero may kakaiba kaming napapansin kay Mama. Naging malayo na ang loob niya sa amin. Hindi na rin siya tumatabi sa pagtulog kay Papa. Noong panahong iyon ay nasa grade 6 na ako. Si Tita Josinyo naman ay grade 4. Tapos si Tita Karen ay nasa grade 1 yata. Isang gabi noon ay nagising ako dahil naiihi ako. Bumangon ako at nagpunta sa kusina. Nadaanan ko pa ang kwarto nila Mama at Papa. Nakita kong nakayuko si Mama kay Papa. Naisip ko na baka naglalambingan lang sila bilang mag-asawa. Kaya napangiti lang ako at hinayaan na lang. Kinabukasan noon ay tanghali na nakabangon si Papa. Matamlay na siya at nanghihina. Wala pa akong ideya noon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa aswang. Kaya akala ko ay normal na sakit lang. Pero pagkalipas lang ng mga araw ay mas lalo pang naging matamlay si Papa. At pagsapit ng ikatlong linggo ay namatay na siya. Ang nakakapagtaka dahil parang hindi naging malungkot si Mama. Parang wala lang sa kanya. Kapag may ibang tao ay umaas na siyang malungkot at umiiyak. Pero kapag kami-kami lang ay wala siyang emosyon. Isang gabi noon, sabi ni Tita Karinyo na gusto niya sa kwarto ko matulog. Natatakot raw kasi siya dahil nakita niya si Mama na mukhang aswang. Nakatayo ang mga buhok at nakakatakot talaga. Kaya sabi ko naman, tigilan mo na kasi ang kakabasa ng comics na horror para hindi nadadala sa panaginip mo. Pero ang sabi ni Tita Karinyo, natutuo raw talaga ang sinasabi niya. Binaliwala ko na lang at sa kwarto ko na nga siya pinatulog. Noong sumunod na gabi ay sinabi naman ni Tita Josinyo na may nakita siyang batang babae na kinakalagkad ni Mama papasok sa kwarto na ginawa naming bodega. Bawal kaming pumasok roon. Eh dahil sa sinabi ni Tita Josinyo, kaya naman magkakasama kaming tatlo na pumunta roon upang usisain kung may bata nga ba talaga sa loob noong kwarto. Pagkapasok namin doon ay naabutan namin si Mama na nakadagan pa sa bata habang nakakagat sa liig noon. Bigla siyang napalingon sa amin at mukhang galit na galit. Kaya mabilis kong isinara ang pinto at ibinalik ang kandado na nakasabit lang sa labas. Naiwan sa loob si Mama. Dinig ko pa ang malakas niyang pagkalampag at sinasabing pagbuksan daw namin siya. Pero hindi na kami nakinig. Tumakbo na lang kami ng tumakbo papalabas ng bahay at naglakad sa malayo. Hanggang sa may madaanan kaming jeep na nagdi-deliver ng pakwan. Naawa iyon sa amin dahil umiiyak na si Tita Josinyo dahil masakit na daw ang kanyang paa at nauuhaw. Tinanong kami noon kung saan kami galing at bakit nasa labas pa kami. Eh hating gabi na. Ang sabi ko naman na may pumatay sa mga magulang namin at hinahanap kami ng salarin ayon kaya kami tumakas. Ang ginawa ng mag-asawa ay pinapasok kami sa kanilang jeep at isinama na lang sa kanilang lugar sa Batangas. Kaya doon kaming tatlo lumaki sa poder ng mag-asawang sina Tia Remy at Tio Oscar. Sila ang naging pangalawang magulang namin. May dalawa silang anak na babae, mababait ang mga iyon at maganda ang naging pakikitungo sa amin. Matagal kaming hindi bumalik ng Bulacan. Hanggang sa isang araw, ako mismo ang nagpunta sa dati naming bahay. Abandonado na iyon. Ang sabi ng mga kapitbahay na hindi raw nila alam kung nasaan na si Mama. Pinasok ko ang bahay at pinuntahan ang sekretong taguan nila Mama ng mga dokumento. Kaya pinalinisan ko na rin ang bahay at ibinenta. Tapos bumalik na ako ng Batangas. Wala akong ideya kung buhay pa ba si Mama o kung nasaan na ito napunta. Iyon ang dahilan kaya ayaw namin magkwento sa inyo. Unang-una, baka hindi kayo maniwala, lalo at hindi na uso ngayon ang tungkol sa mga aswang. Pangalawa, ayokong isipin nyo na kayo mismo ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Dahil ang totoo, hindi pa naman aswang si Mama nung ipinanganak kami. Bandang huli ko na nga lang din na-realize na hinawaan ni Mama si Papa ng pagkaaswang at hindi kinaya ng katawan ni Papa. Kaya siya nagkasakit at namatay. Mahabang kwento pa ni Papa sa amin. Tahimik lang kami nakikinig. Pati na sina Tita at mga pinsan ko. Noong ma-pick up na ang katawan ni Lola, ay nagsiuwi na rin sila sa kani-kanilang mga bahay. Halos magdamag ako noon na umiiyak.
kasi pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng nangyaring kaguluhan noong gabing iyon. Kalaunan ay nalaman kong iyong punyal na ginamit ni Tita Karen ay matagal niya nang inihanda para sa ganoong pagkakataon. Hiningi niya raw iyon sa isang magaling na albularyo at nagtataglay iyon ng pambihirang orasyon. Kaya kayang-kaya noong patayin ang isang aswang kahit pa nagmula ito sa mataas na lahi. Magmula noon ay hindi na namin kahit kailan pa pinag-usapan ang tungkol kay Lola Feli. Kahit kapag namamasyal kaming magpipinsan, walang nagbabanggit ng tungkol sa kanya. Napagpasyahan namin na ibaon na sa limot ang hindi magandang reputasyon at nakaraan ng aming pamilya. Wakas. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na Pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brient. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayong magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Gismar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilonga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon, at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan.
lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan, ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.